Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo na way suma inyong lahat. At suma iyo rin. Araw ng Biyernes, tayo po'y nagtitipon bilang isang komunidad sa loob at labas ng simbahan. Kasama ang ating mga kapatid na sumusubaybay sa pamamagitan ng live streaming upang ilahad, upang itaas ang mga saloobin natin, ang mga pinagdaraanan natin, ang mga problema natin, ang mga dinadala natin sa buhay upang ang ating kahilingan ay paboran at samahan tayo ng Poong Senyor sa ating paglalakbay sa buhay. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, gawi mong kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabinawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal, makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabibingit sa kamatayan.
Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. Tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binabato. Makaitlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalaala ko araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangang ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Salit impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit, doon walang naninirang kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso.
Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo ang inyong katawan. Ngunit kung malabo ang inyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya kung ang liwanag na sa iyo ay kadiliman pala, napakadilim yan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayong Biyernes, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pagpaumanhin po ninyo kung uulitin ko po ang aking humiliya. Ako po yung nagmisa ng madaling araw ng alas 4. Nagpapasalamat po ako sa inyo, sa inyong presensya, sa inyong partisipasyon. Nasa pang-apat na araw po tayong paghahanda, pagnonobinaryo sa ating patron. Iniimbitahan po natin ang mga kura paroko sa iba't ibang mga lalawigan na ang patron nila ay San Juan Bautista. Ang ating patron, pag nasilang na siya, pinanganak na siya, kaarawan niya, ano ibig sabihin nun? Kalahating taon na lamang, 6 na buwan ay Pasko at Trastasyon na. Yan ang magandang balita. Antigin tayo ng Biblia. Ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi ni San Pablo, kung ako'y magyayabang, mapapano ba tayo magyayabang? Galing-galing ko, no? Si San Pablo, hindi ganyan ang pagyayabang. Siya'y magmamalaki. Ipagmamalaki niya ang kanyang kahinaan. Ipagmamalaki niya ang kanyang kapalpakan. Ipapaliwanag niya ang kanyang kahinaan. Tayo po'y may mga pinagdaraanan dito. Pamilya, trabaho, kalusugan. Lalong-lalo na panahon ng pandemya. At yung larangan ng pag-ibig, alam niyo na yan. Kaugnayan natin. Yan ang hinihiling natin sa Kanya. Marami ding pinagdaaranan si San Pablo. Siguro kung kakwentuhan mo siya, nako, marami siyang ikikwento sa'yo. Ilang beses siyang hinagupit, bilang na bilang pa niya, yung galing pa sa mga Romano, 39 na paglalatigo. Ilang beses yun? Pinagbabato ng mga Hudyo, nadakip ng mga tulisan. Ang barkong sinasakyan niya, ilang beses ng muntik lumubog. Bakit niya ito ginagawa? Sinabi niya, tuwang-tuwa siya. Basta nakikita niya kasapi ng kanyang komunidad, lumalago sa pananampalataya. Napapalapit kay Jesus. At kung may nagkakasala, siya'y tumatangis. Yan ang puso niya. Magyabang mga ako. Ito'y ililista ko ang aking pagkasablay sa buhay. Bakit? Ang ebanghelyo naman, hindi naman ako Siya. Alalahanin, turo sa atin yan, aral sa atin. Hindi ako, kung hindi siya ang lumitaw. Katulad ni San Juan Bautista, magtago ka, wala ka na sa eksena, ang lumitaw, ang papurihan ay ang Diyos. Babala naman ang ating ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ang dilim
Ano ibig sabihin nun? Kung ang buhay mo ay nabubuhay ka na parang walang Diyos, parang hiwalay ka sa Diyos, nasanay ka na sa kadiliman, okay, dilim niyan. Isipin mo lang ang buhay na wala kang kaugna-ugnayan kay Jesus. Anong klaseng buhay? Parang humihinga ka na walang hangin. Ang hangin natin ay ang si Jesus. At sinasabi sa atin, yun ang pakaiiwasan natin. At kung may kasama tayo na nando sa nakalugmok sa kadiliman, hatakin, hilahin, tulungan natin, ibangon natin. Ang sinasabi sa atin, huwag po yung kayamanan na pandaigdig o panlupa, kung hindi yung kayamanan na panlangit. Dito tayo mag-ipon, dito tayo mag-impok. Mag-ipon tayo ng mga gawain ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Sapagkat kung saan ang yaman mo, nandun ang iyong puso. Ano ba pinagkakabalahan mo? Matanong ko. Ano ba iniisip mo ngayon? Ano ba yung prioridad mo? Ano ba laging... Hindi ka na nakikinig sa akin eh. Ayun ang... Ano ba ang yun? Yan ang pagkatao mo. Wala po akong... Hindi po ako manghuhula. Hindi ko po nakasisilip yung laman. Pero ako'y nagdadasal na ang ating pinagtutuunan siya. Ang Panginoong Senyor na tumutulong sa atin. Yan ang po mga pabaon, mga kapatid. Ha? Ipagdasal po natin, nagnonobinaryo po tayo, hindi lamang sa para kay San Juan Bautista, kung hindi, siyam na araw sa pieste din natin kasi ang instalasyon ng ating bagong arsobispo, Cardinal Jose Advincula. Sige po. Sa tulong po ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong na tuwing may pandemya, lalong-lalo si San Roque, matapos na po ang pandemyang ito. Nawa ang ating buong buhay, ang ating puso, ang ating yaman na tunay, walang iba kundi ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating mga puso sa kalangitan sa ating panalangin. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan naway gawing malaya, ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin, sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila na mga bagay na pinahalagahan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pang mamamayan, naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ng higit na kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na namamayari na mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw naming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Nazareno, narito kami sa harap mo. Balat at tinapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng upas at putil ng trigo upang magkidugod katawan mo. Jesus Nazareno, alagatin habay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalad, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awat pag-ibig sa tanan at dahil sa iyong pag-ibig na nag-umapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mong kaming makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili niyang kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayan ay mo'y dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng anak na sumasagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Panggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ng handog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Panggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap, subong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Tumigil muna tayo at ipagdasal natin ang ating mga kapatid na yumao ngayong kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista, at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Hindi kayong mga napapagal, kayong nauaw sa mundo. Dali, kumain kong ninyo, kayo nang hain ni Jesus Kristo. Alang sa magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal. Ay nagmamakawang iyong pagbigyan upang si Kristo'y makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Angin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ng aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan nang nung ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nulalahati na dyan sa langit na nanalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siya ring aming mahinaing
At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundam sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at yung mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salit ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pohong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang ibigin at pag-ibig ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Cristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.